mag-haul tayo ngayon and mag-compare ng price. Kasi ang pinamili ko ngayon ay walang tax. Yes. Alam ko ay siguro nasa 10% or 5% lang ang nakakaalam na merong bilihan na walang tax. So, medyo special mention na lang at the end of my video. Kasi hindi ko masyadong ma-share ito kung paano pumunta doon or kasi nga nasa iba't ibang lugar tayo. So, ang location nito ay depende din. Okay? So, pwedeng tanungin niyo na lang yung kapamilya niyo na naka-VIP or yung mga exclusive na pwedeng mamili doon. Actually, na-vlog ko na to dati. Sobrang detalyado kung manggaling sa amin, paano pumunta doon at kung sino-sino lang ang pwedeng maka-avail or sino-sino lang ang pwedeng makapamili doon sa groceryhan. Kaya lang, in-ribate ko. Ano lang yun eh, parang one day lang yun naka 5,000 views siya kaagad kasi ang title nun, Murang Bilihan. Saan makakabili ng Murang Bilihan? Pero, in-ribate ko, ilalagay ko dyan kasi hindi siya pwedeng i-share sa lahat, ayun. Pero mamaya at the end of my video, sabihin ko na lang kung paano kayo makabil nun kung meron kayong kamag-anak nito. Nang ganon, okay? So, para maniwala kayo, nakatatlong bag lang ako. Actually, unexpected na mamili ako doon. May dinaanan lang ako and close yung sadya ko. So, nag-close, bukas pa daw ang open nila. Kaya, sayang naman yung pinang-taxi ko, kaya pumunta ako. Nag-try lang ako kasi ang sabi, hindi makakabili yung mga outsider muna. Kasi outsider ako, hindi naman ako nakatira doon eh. Kaya lang, nakapasok ako. And buti na lang, dahil Girl Scout tayo, meron tayong dalang eco bag. Dalawa nga lang, pero kinapos. Napabili pa ako ng isa para magkasya. Kaya tatlong eco bag yung napamili ko. For example, eto. Magkano ba itong ganitong ano? Ganito. Alam ko, nasa 16 ang puhunan nito eh. Pero magkano lang to sa kanila? Wait lang. Kung may kita nyo. Magkano? 11 pesos. Gano siya kamura. Tinakpan ko lang yung ano niya. Groceryhan siya. Mga sis. Ayan. And 11 pesos lang ang kukunan. Yan. Alam na alam nyo, mga kapwa ko sari-sari store owner kung magkano'ng presyo nito. Pero 11 pesos lang po sa kanila. And ito pa, bumili ako ng tigda dalawang green and violet. And hindi na ako bumili sa Mercury kasi mabigat na. Same price lang kasi siya dito sa wholesaler namin. 17 pesos to. Nakuhol ko to kung nanonood kayo sa akin. And alam nyo ba, ang isa sa maganda kasi 12 nights siya. 12 nights. Ayan, kita ba? 12 nights. Iayos ko. 12 nights. Ayan. And magkano lang to? 15 pesos sa kanila. 15 pesos. So, mas mura siya ng 2 pesos. Ayan, ito yung resibo ko sa kanila. And kung makita nyo, ang total lang na pamili ko ay 3,300. So, a total of 219 item. Tignan nyo, yung nakalagay. Pipicturean ko, ilalagay ko dyan para makita nyo na VATable sales ay zero. VAT exempt ay zero. Kung i-compare natin siya, dun sa pinamili ko kahapon, na buti na lang nandito pa, hindi pa naitapon, sa Mercury, VATable, ayan, nakalagay. So, 12% VAT sa total na 435 sa Mercury, ang VAT ko doon ay 46.42. Diba? Pero dito, kung magkano lang yung price at lahat ng total, yun lang yung nabayaran ko. So, walang tax ito. Yeah. Ito, hindi naman to nabibili sa amin, pero ito kasi iniinom ng anak ko, kaya bumili ako. Mas mura siya compare sa Milo. So, para hindi na lang sa mag-Milo, ito yung binibili ko sa kanila. Mahal, pa-assist nga, baka malaglag yung mga epikasyon. And ito, magkano to? Sa, ano ba to? 94 lang to. 94.25. Hindi ko to alam kung magkano sa Pure Gold or sa grocery rin sa inyo. Basta ito ay 94.25. Pa-comment na lang kung magkano tong bili nyo sa inyo. Ito naman ay 119. Mentos. Dalawa tong binili ko yun. Ayan, 119. Mga pika-cent yan, mababasag din. Bugbugin talaga kita. Ito, ang beng-beng na to ay 56.50 kasi 59 na ito dito sa amin. So, may savings. Ito, may price siya. 17.50. Ano ko ba ito mapakita? Nang tinatakpan ko yung 17.50 sa Pure Gold, 19.20 yata ito. So, mas mura talaga siya. Itong pineapple tidbits. So,
ano ba to? Pineapple tidbits ay 11.50. Diba? Alam ko 13 ang puhunan nito eh. So 11.50 sa kanila. Alalay lang dyan. Ang asite de manzanilla ay 12. Ang puhunan nito ay 12. Pero kung bibili mo to sa Mercury, alam ko 15 pesos ang puhunan niya. Sino may tinda ng ganito? Kasi nagmahal na din yung asete de manzanilla. Etong Ifica scent na to sa Mercury ay 31 pesos. 31 pesos, kaya ang bentahan ko nito ay 35. Pero sa kanila ay 26.75. Ang Argentina na 175 grams ay... Wait lang, ang 133. Eh, ang 33 sa ordinary na grocery, ka-price na niya yung 150 grams. Eto, 175 grams, 33 lang sa kanila. Itong Century Tuna na to, na 100 grams, dito sa amin, ang kuhunan niya ay 22.50. Kaya binibenta ko to ng 25 pesos. Meron akong tubo na 250. Pero sa kanila, ang bili ko lang ay 21 pesos. So, bumili ako ng mga dilata na tig-anim-anim lang. Ayan, tig-anim-anim lang. And... yung mga Ifica scent yung dinamihan ko. Itong Bioderm, kung napanood nyo yung haul ko nung pumunta akong Pure Gold, nung nakarang araw lang yon, wala akong nakuhang blue, diba? So, meron kasi naghahanap nito. May isa lang akong customer nito. Ang puhunan nito sa Pure Gold, alam ko nasa 15, almost 16 pesos. Pero sa kanila ay 13 pesos lang. So, kumuha na ako. Ayan, kumuha ng madami. Ang Century Tuna naman, hot and spicy. And flakes and oil, 150 grams. Diba ano to, nasa 31 something, almost 32 pesos na ang puhunan nito. Pero sa kanila ay 26.50 lang. 26.50. So, ang laki ng diferensya. Kung hahamunin ka ng kakumpetensya mo ng pababaan ng price, naku, parang kaya mo. Kasi parang wholesale price sila or mas mababa sila sa whole, mas mababa sila sa wholesale price na pwedeng bumili ng tingi. So, eto, copy ko single na brown and blanca, wait lang. So, eto yung napakalaki ng diferensya niya. 68 eto dito sa amin. 68 pesos ka presyo siya ng energy and ng mga single na Nescafe and then yung Pandesal made, 68 pesos. Pero sa kanila, ito ay 61.50 lang. Ano naman si Great Taste single, ayan, mas mababa talaga to compare sa Nescafe and sa Copico. Alam ko nasa 62 lang to dito sa amin kasi diba 68 ang Blanca dito sa amin ha, so iba-iba tayo ng price, okay? Pero sa kanila ang kuha ko ay 52.50 lang. Ito namang Unifresh Tawas, 'di ba ang puhunan nito ay 12.50, kaya ang bentahan ko nito dito ay 15 pesos pero sa kanila ay 10 pesos each lang. Pak na pak. So next naman itong San Miguel Coffee Original. So ito yung kinakape ko. Walang masyadong bumibili nito. Minsan lang pag ma-display ko, parang gusto nila i-try. Pero kinakape ko talaga to kasi ano siya, creamy siya. Pero kung wala nito, kahit anong coffee ay pwede na sa akin, kahit coffee stick lang. Huwag kang maingay diyan, bebe ko. Ang puhunan nito sa kanila ay 4.75 lang. So yun lang, wala na. Ano to yung mga yung sa mga ano lang, dilata kanina kasi 'di ba isa-isa lang yung pinapakita ko diyan. So napakamura talaga niya. Ang tagal mula nung nag-lockdown, 'di ba, March. So mula din nung March hanggang sa ngayon lang ulit ako nakapunta. Sila yung isa sa binibilhan ko na napakamura talaga kasi totoo talagang walang tax. Hindi kayo maniwala pero totoo. Exclusive lang ito sa my family ng sundalo. So actually may video na nga ako nito dati pero hindi ko siya na pin-private ko siya kasi hindi siya pwede i-vlog kasi anong tawag nito, exclusive lang siya sa VIP. Hindi ka makakapamili sa kanila kung hindi mo dala yung mismong asawa mong sundalo, kapatid mong sundalo, kamag-anak mong sundalo, or hindi mo... So, commercial break muna kay Nay. Nagmanya ang bata sa silingan, mga sisi, mga bro. So, ayun na nga, hindi kayo makakabili kung wala kayong dalang serial number kasi bago kayo mapunta sa cashier, hihingin muna yung serial number. And serial number lang, malalaman kung sino yung kamag-anak mo kasi lalabas siya sa resibo. Ayun, so, kung may kamag-anak mo kayong sundalo, pwede nyong tanongin kasi sa bawat lugar, iba-iba yun eh. Depende yun. So, dito sa Maynila, iilan lang ang merong ganun. So, maswerte ako kasi kung totoo si isang sakay lang siya dito, meron na isang sakay lang dito malapit sa amin. So, ano pa iniintay nyo kung may kamag-anak kayong sundalo? Tanungin nyo kung ano yung siga po yung bata dito sa amin.
tanungin nyo kung ano yung binibilhan nila na walang tax, kasi I'm sure alam na alam nila yon. So hanggang dito na lang, salamat sa panonood. Sana nakatulong ako, ayun, kung kasi alam ko hindi to alam ng iba eh. Kasi may nakachat ako dati, hindi niya alam, pero meron siyang kamag-anak na sundalo. Parang first cousin niya yata, siguro hindi nababanggit or ano, pero ayun, tanungin niyo kung ano yun. Pero hindi ko siya pwedeng sabihin dito kasi alam ko hindi siya pwede i-share. Parang kasi baka, ang iniwasan kasi nila, may mga outsider na makapasok or alam mo yun kasi yung... Ano bang tawag nito? Parang yung ano kasi na yon, yung groceryhan na yon, ginawa yon exclusive para sa mga kamag-anak ng sundalo, para makatipid sila at matulungan yung family nila. Parang naka-exclusive siya sa ganun. Hindi siya pwedeng maano ng iba. Katulad dati na ordinaryong tao na nagtitinda kasi nga kailangan nating mamili ng may tax. So hindi pwedeng lahat ay mamili doon. Ganun. Nagpa-cute, no? Alam nyo ba, tanghaling tapat. 2:44. At saka sobrang init. Nakita nyo yung liwanag, yung ano ko. Hindi ko kailangan ng ring light. Ito yung magandang ilaw, yung ganyang init. Kaya gusto ko nagbablog ako ng ganito kasi bukod sa hindi pa masyadong maraming tao sa labas, eh konti sana yung ingay. Pero grabe yung bata dito kasi ewan ko ba, ang init-init, ingay-ingay. Ang daming siga. So hanggang dito na lang mga tambayers. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-haul and sa pagpa-pricing. And bukas, meron ulit tayo i-haul. Sa grocery naman yun kasi umorder na ako ng mga dilata, yung mga situ, mga mismo sa grocery. May hindi daw siya maniwala na araw-araw ko namimili. Kasi yung iba, bultuhan once a week or every other day. Eh, nasa sa inyo na po yun. Actually po, kahapon, after namin na magkita ni Rochelle, eto yung sa vlog na to na nagmukbang kami. Namili ako niyan sa Mercury at sa wholesaler sa amin. So, pagod na kasi. So, hindi ko na na-vlog. Hindi naman siguro, para nakakasawa naman siguro na araw-araw, lahat ng pinamili ko ay kailangan i-haul ko or oo, kailangan ko ng ma-content na hanggat maaari pwede ako mag-vlog araw-araw, diba? Pero, pagod na. Pero kung nasa sayo naman yun, kung ayaw mo maniwala na namimili ako araw-araw, okay? So, depende naman yun eh. Minsan mamili ako konti lang, halagang 3K lang or 2,000, or minsan may bultuhan, mamili ako ng 10K or nakadepende yun. Basta ang sinasabi ko, araw-araw kami namimili. Hiwalay pa yung order ng soft drinks at order ng super kalan. So, katulad na to, ngayon, namili ako, pero bukas may naka-pending akong order na darating sa grocery naman yun. At ito yun, ayan yung date. Ayan, so, yung sa vlog ko, sa totoo lang po ako, kung ano lang yung nangyayari dito. Kahit nga yan, umiiyak, diba? Totoo lang din yan. So, yun lang naman, yung totoo lang naman ang isineshare ko, mga tambayer. So, maraming salamat po ulit sa mga nanonood sa akin. Yun, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and share my video. Thank you very much for watching.